What's up guys? Welcome to my channel Lemon TV Vlog and welcome to YouTube. So sa mga bago lang po na napadaan dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the bell button para po maging updated kayo sa mga latest and upcoming videos ko. So ang video po or ang content ko ngayon is tungkol nga po doon sa itinayo kong negosyo na coffee vending machine 3 months ago. At ngayon po bibigyan ko kayo ng update kung magkano po ang kinita at kinikita ng isang coffee vending machine. At sinamahan ko na rin po ito kung paano po linisin ang inyong mga coffee vending machine kung meron na kayo or kung gusto nyo pong magtayo ng ganitong klase ng negosyo. After the intro guys, makikita nyo lahat at malalaman nyo ang kita reveal. Welcome back guys sa my channel Lemon TV Vlog. At syempre, ito na nga tayo. Ang una ko pong i-discuss sa inyo ay kung paano maglinis ng inyong coffee vending machine kung meron na po kayo at kung gusto niyo po magtayo ng ganitong negosyo. So, ito lang po ang isa kong tip, ano. Kung kayo po ay walang tiyagang maglinis, I suggest na tatlong beses niyo pag-isipan kung kayo'y bibili or magtatayo ng negosyo ng kamukha ng coffee vending machine. Dahil ang isa pong coffee vending machine or lahat ng mga vending machines po, it requires a lot of cleaning. At sigurado po, uubos ng oras habang kayo naglilinis ng isang coffee vending machine. So, based on my experience po, meron po kasi akong dalawang klase ng paglilinis. Ang isang partial cleaning at isa pong general cleaning. Yung partial cleaning po, ito po yung ginagawa ko araw-araw na ang nililinis ko lamang po ay yung panlabas at konti sa loob ng machine. So, meron po akong clip na ipapasok ngayon para po makita nyo kung paano yung ginagawa ko sa aking partial cleaning. At yun naman pong partial cleaning na yun, ginagawa ko po every day tuwing umaga po. Ngayon, yung general cleaning naman po ginagawa ko is every 2 weeks. So, twice a month ko po siyang ginagawa yung general cleaning dahil po ito ay talagang pati kaloob-looban nung mga parts nililinis ko po. At kailangan nyo pong linisin para po makaiwas sa dumi, makaiwas po lalo-lalo na sa langgam. So guys, ito na nga yung aking coffee vending machine na nilagay approximately 3 months ago. Kompletong-kompleto yan ng palamuti, housing, at kung makikita nyo guys, malinis na malinis yan dahil araw-araw ko talaga yan nililinis. So guys, ang una ko syempre nililinis ang ibabaw, binabasahan ko yan ng basa na nabili ko sa TikTok shop. At pagkatapos siya, ako siya pupunasan ng another basahan. Kasi dito sa amin, tabing kalsada kami, kaya napakadumi kaagad ng ibabaw nito. At hindi lang yun guys, pati itong galon na to ng tubig, kailangan mo rin punasan yan dahil nag-accumulate din yan ng mga alikabok. At hindi ko lang guys pinupunasan yan, binabrush ko pa ang kanyang housing dahil bakal yan, nag-accumulate yan ng dumi. And then after malinis ang ibabaw, ito naman tagiliran ang aking nililinis, pinupunasan ng basa, and then pupunasan ko naman ng tuyo. At pagkatapos niyan, yung kabilang gilid naman ang aking lilinisin. At pagkatapos na magkabilang gilid, sinusunod ko naman itong likuran naman. Yan ang talagang nililinis ko ng husto, lalo-lalo na exhaust na yan. So twice a month guys, nililinis ko yung exhaust na yan, tinatanggal ko yan. At pagkatanggal nyo, makikita nyo yung propeller niya or yung fan niya na nagpapalamig ng kanyang makina sa loob. So pag natanggal mo yan, kailangan mo linisin at tanggalin yung fan muna. At pag natanggal mo naman yung fan, makikita mo meron yung tatlong butas, linisin mo rin yun, ipasok mo rin ang kanyang mga daliri, linisin mo ng husto dahil yan guys, nagkakaroon niya ng powder. Katagalan yan, pag nag-accumulate siya ng maraming powder, mas mahihirapan siyang magpalamig or yung exhaust niya baka magka-problema. Pag nalinis mo ngayon yan, loob na yan, at saka natin ibabalik ang kanyang fan. Pero guys, kailangan linisin nyo rin tong fan na to, blade by blade, kailangan punasan nyo para matanggal nyo yung mga naninikit na powder. Pag naikabit nyo na, ayun na guys, tapos na.
balik nyo na ang kanyang... Pag naikabit nyo naman ang cover, kailangan nyo na linisin ang kanyang harapan. Ang pinaka nakikita ng lahat, kaya kailangan malinis na malinis to. Guys, kung nakikita nyo itong takip na to, yan ay libre kasama sa package ng Barista Choi. Bibigyan nila sa inyong panakip para hindi pumasok ang mga alikabok. Ako, naglagay ako ng sticker as bisagra para maging parang siyang pinto. At pati itong loob, guys, kailangan linisin nyo rin yan dahil nagtatailansikan dyan. Lalo-lalo na kapag mga choco at pinupuntahan din niya ng langgang. At pagkatapos itong harapan, isinusunod ko naman ang kanyang loob. Ayan guys, kailangan punasan nyo rin yan. Patuyuin nyo rin ang basang tuyo. Tapos pati itong mga tagiliran guys, pupunasan nyo pa rin yan. Ganyan kahirap kapag meron kang bendo machine. Ito nga pala guys, kailangan hugasan nyo rin yan. Nilagyan ko nga pala yan ng kanebo para sumisipsip siya ng tubig, ganun, lalo-lalo na yung mga chocolate. Tapos guys, ito, kung mapapansin nyo, itong coin box na to or itong coin receiver na yan, meron yan toothpick or palito ng posporo na nakalagay. Nilagay yan ng technician guys para maging magkasya yung bagong 5 piso at lumang 5 piso na coins. So kung mapapansin nyo, ayun o, oh, ayun, may palito ng posporo at palito rin ng posporo sa ibabaw. So, lahat ng klase ng 5 piso na coins, kakasya ngayon dyan. Kasi pag hindi yan nilagyan, ang kasya lang dyan ay yung lumang 5 piso na coin. So guys, ang nakita nyo ay yung partial cleaning na nagtatagal ng halos kalahating oras. Pag general cleaning naman, ito ang kailangan nyo nang tanggalin, ang mga canister niya. Ipi-flip nyo lang yung pipe na yan para itataas nyo para hindi tumapon yung powder tsaka nyo ihilahin. So, pati itong mga to guys, ayan. Tapos nyan, ayan. At tsaka ito, hindi ko alam ang mga tawag dyan guys. Pero lahat dyan, tatanggalin nyo dahil dyan dumadalo yung tubig at yung powder. At naninikit siya dyan. Guys, kapag naglilinis ako, nagja-general cleaning ako, nagpapainit ako ng tubig at doon ko lahat dyan nilalagay. At yung mga canister na yan, guys, meron 5 parts yan na kailangan nyo ling linisin. So, bawat isang canister, kailangan nyo linisin na mabuti at patuyuin ng gusto bago kayo maglagay ng panibagong set ng powder. Kapag nagja-general cleaning ako guys, inaabot ako ng halos 1 oras at kalahati sa paglilinis. At guys, pag natapos ko ng linisin ang buong bendo machine, eto na yung huli kong ginagawa, ang paglalagay ng langis sa kanyang housing. Kasi guys, pag hindi nyo nilagyan ng langis, any kind of langis pa pwede, lalanggamin yan. So lahat ng paa ng housing, lahat ng konektado at pwedeng lakaran ng langgam, nilalagyan ko yan ng langis twice a week. So kailangan meron kayong langis para hindi siya panikin ng langgam. Napakamalanggam guys ng may vendo machine dahil sugar yan, tandaan nyo. At pati guys, ang kanyang cordon o yung kanyang wire, nilalagyan ko na rin yan ng langis dahil pwedeng-pwede yan pagmulan ng daanan ng langgam. Ganito kabusisi kapag meron kang vendo machine. At ito na ang most requested, ang income reveal ng isang vendo machine. Hello guys, welcome back to my channel Lemon TV Vlog. At ito na nga yung pinakahihintay ng lahat, ang income reveal. Disclaimer lang guys, ito ay based sa aking sariling opinion at based lang din sa na-experience ko during yung 3-month period na inobserbahan ko ang kita ng aking coffee vendo machine. So guys, ang coffee vendo machine, hindi ko masasabi na main source of income. Ito ay additional income lang. Additional income nga, kaya pandagdag lang ito. Pero kumikita ang coffee vendo machine, guys. Depende rin ito sa location. So dito kasi sa amin sa Malolos, come and go lang ang tao kung saan ko nilagay yung coffee vendo machine. Hindi siya masyado matao. Kaya nag-average lang yung coffee vendo machine ng 150 pesos kada araw ang nakukuha ko sa coffee vendo machine ko. So that's equivalent sa 15 katao dahil 10 pesos ang per cup. Sa 150 pesos, ito times mo yun sa 30 days,
meron kang 4,500. Ngayon, kailangan mo siyempre i-less doon yung powder na bibilin mo. Ako kasi bumibili ako ng 3 kilos plus yung 300 na Meralco pill plus yung tubig na binibili ko. That's equivalent to 1,340 ang kailangan mo ibawas doon sa 4,500. So, natitira na ako ng 3,160 pesos per month. Akin na yun. Okay? So, kung iisipin mo yung ROI o return of investment, siguro mga 10 months bago ko makuha yung ipinuhunan kong 27,000 sa paglalagay nga ng coffee bendo machine. That's not bad, di ba, sa 10 months. Ang maganda rito, guys, hindi na ako naglalabas ng pera ko. Ang lahat ng umiikot dito sa negosyo na to ay galing na sa kita ng coffee bendo machine. How much more kung ang paglalagyan yung location ng inyong coffee bendo machine ay eskwelahan, mga pila ng tricycle, pila ng jeep, pila ng pedicab, I'm sure mas doble ang kikitain ng inyong coffee bendo machine. Pero syempre, mataas din ang inyong expenses. May isa ako napansin, guys, ano? Kapag kasi bumili kayo ng coffee bendo machine sa Barista Choi, meron silang ibibigay sa inyo exact setting ng kung ganong karami ang powder at kung ganong karami ang tubig para ma-achieve nyo yung magandang kita. So, ang nangyari nga lang, guys, nung sinunod ko yung setting na yon, napansin ko, kumonte yung aking customer. So, ang ginawa ko, tinikmang ko yung tatlong klase ng coffee. May choco, may kape Pinoy, at meron ding white coffee. Ang nalasahan ko is, parang mas marami yung tubig. Hindi ko na malasahan yung kape. So, ang ginawa ko, itinaas ko yung setting ng powder kaysa doon sa water. Yung water, same amount pa rin, pero yung powder tinaas ko para magkaroon ng lasa. Dumami yung customer ko, dumami yung bumibili kasi mas nalasahan nila yung flavor or yung powder kaysa doon sa water. Yun nga lang, syempre, iliit yung magiging kita nyo. Yun nga lang, parang incheck yan, di ba? Maliit ang kita, pero mas maraming bumibili. So, nasa sa inyo pa rin yun, guys, kung ano susundin nyo, kung susundin nyo yung settings na ibibigay ng Barista Choi or gagawa kayo ng sarili nyong settings. So, ang isa pa, marami nagtatanong, bakit Barista Choi? Barista Choi yung napili kong kunan ng machine kasi nakita ko kung ganun sila kaganda, no? Yung mga reviews nila. And at the same time, na-experience ko rin naman. Magaling silang mag-alaga ng kanilang kliyente, lalo na sa after sale. Hindi kanila iiwan. Kapag may problema ka, pwede mo kaagad silang i-chat sa messenger at sasagot sila agad. Pag hindi nila alam yung sagot, sigurado ko babalikan kanila para dun sa concern mo sa iyong coffee bendo machine. So, tapos umu-order ako ng stock ko sa Lazada, pwede rin naman sa Shopee. At mabilis-mabilis lang nandito na hagan. So, ang halaga nga pala ng isang kilo ng powder is 330. Na may kasama yan lagi na 50 cups, drinking cups. Isa pang concern ko, no, maibibigay ko sa inyong tip, ano, kapag kayo, halimbawa, kumuha na kayo ng vento machine at order na kayo ng powder, make sure na sabihin nyo doon sa makakausap nyo nakabagong powder ang ibigay sa inyo. Kasi nagkaroon kami ng problema dyan naninigas, mabilis manigas. Pero nung nag-open kami, nung bagong deliver, hindi naman siya nanigas. Pero ano lang naman yun, isolated case lang yun. Sa ngayon, ang ganda ng flow ng powder, ng tubig at pati na rin nung kuryente. Ang ganda rin ng ano, hindi siya masyadong malakas kasi ako naglagay na talaga ako ng fix na bayarin ko sa kuryente ng vendo, 300 per month ko. Although mataas na 'yon, pero that's fine. So that's it, guys. Maraming salamat po. Sana makatulong itong video na 'to para doon sa mga gusto magtayo
ng ganitong klase ng negosyo, ang coffee vending machine. By the way guys, kung gusto nyo o interesado kayo makakuha ng coffee vending machine sa Barista Choi, bisitahin nyo lang po yung kanilang Facebook page at doon na po kayo magkakaroon ng communication through Messenger kung paano po ang gagawin nyo. Marami po silang packages doon na i-offer na makakamura din po kayo. So, bye for now guys, at sana kung meron po kayo mga comment, please sa comment section na lang po at pipilitin kong masagot ito. So, bye for now guys!